Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, araw po ngayon ang pag-alaala kay San Luis Gonzaga, patron ng mga kabataan. Yung mga kabataan sana ay maging deboto din na Jesus Nazareno. Alalahanin natin ang dalawang arsobispo dati ng Maynila, Cardinal Sin, kamatayan niya ngayon, araw na ito. At siya namang araw ng pagsilang ni Cardinal Chito Tagle, Luis Antonio Tagle. Alalahanin natin sila sa misang ito. Tayo humingi ng tawad sa Diyos sa pasimula ng ating pagdiriwang. Inaamin ko. Sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit kundi man sa pambihirang buhay na sakdal dinis sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocosias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas, na anak ni Ocosias, ay naitakas ng tiyan niyang si Josaba, na anak ng ni Haring Horam na kapatid ni Ocosias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng 6 na taon habang si Atalia ay naghahari sa lupain. Nang 7th taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Hoyada ang mga pinuno ng mga kriteyo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ng isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Hoyada. Isinama nila kay Hoyada ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Hoyada ang mga kapitan, sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar na kahanda sa anumang mangyayari.
ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at sa tirahan ng hari. Inilabas ni Hoyada ang prinsipe. Kinaroroonan niya rito, kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Hoyada sa mga kapitan, "Ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sino mang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon." Siya'y sinungaban nila, inlabas sa daanan mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo, at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Hoyada ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ang rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Hoyada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon, ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha
ng Haring Dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Iyong kaharian niya ay uunlad at mananagana. Ang kaaway niya ay mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliniwanagan ang buong katawan, ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buong katawan. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, ay kadiliman pala, napakadilim niyan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid sa pong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Sana naman ay maintindihan nating mabuti itong sinabi ng Panginoon ngayon. Sabi niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Ano ba ito? Gusto sabihin ng Panginoon, huwag akong magtitipid, huwag akong magsusubi para sa mga araw ng tag-ulan. Nang sa ganon, may magamit naman ako pagdating ng panahon. Yan ba ang gustong sabihin ng Panginoon? Hindi po, mga minamahal kong kapatid. Ang gusto niyang sabihin ganito, ang pera,
katulad ng lahat ng nilalang, ay dapat gamitin para sa Diyos at sa tao. Ang pera ay ating kinikita, hindi naman para dumami lang ang kayamanan natin. Ano kung naging mayaman ka? Kung hindi ka naman marunong magbigay sa iyong kapwa, ano naging mayaman ka? Kung halimbawa ay tinitipid mo lang ang iyong pera at hindi mo man ginagastos, yun lang ang kinatutuwa mo na dumadami ang pera mo. Nako, nakakaawa ka naman. Baka matulad ka doon sa isang Haponesa na nung mamatay, pobreng-pobre. Ngunit alam nyo, nakita nila doon sa kutsun niya. Ang dami-dami palang perang naitabi. Namatay na pulubi, samantalang kay dami naman palang naipon. Hindi. Tayo po, kayong lahat, bawat isa sa atin, nagtatrabaho para kumita ng ikabubuhay. Hindi tayo nabubuhay para kumita. Inuulit ko, tayo ay naghahanap buhay para kumita sa ikabubuhay. Hindi tayo nabubuhay para kumita lamang at magparami ng pera. Yan ang gustong sabihin ng Panginoon. Hindi yung, sige na, basta waldas na lang kayo. Huwag kayo mag-ipon, hindi. Kundi, pag nag-ipon kayo, dapat may pinag-iipunan kayo. Dapat ang lahat ng bagay na iniipon ninyo, katulad ng lahat ng bagay dito sa mundo, ay gamitin ninyo para sa Diyos at sa kapwa-tao. Yan. Pag ganyan ka, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Yan pong gustong sabihin, no, sapagkat wala namang bangko ang langit eh. Sabihin ng Panginoon, mag-ipon kayo sa langit. Ang gusto sabihin eh, itatapon ko pataas at sabihin, Diyos ko, iyon na yan. Hindi naman ganoon. Kundi ang gusto sabihin ng Panginoon, siguraduhin ninyo na ang paggamit ng pera ninyo ay makahulugan. Yan ay para sa kapakanan ng kapwa-tao at para sa ikapupuri at ikapaglilingkod sa Diyos. Hindi masamang yumaman. Ang masama ay magkaroon ka lang ng maraming pera, pero hindi ka naman mayaman sa kalooban, hindi ka naman tumutulong sa kapwa, hindi ka naman tumutulong para sa gawain ng simbahan. Hindi po yon ang gustong sabihin ng Panginoon. Kaya hari nawa, tayo pong lahat, halimbawa, pag naglagay kayo ng pera sa koleksyon, para sa Diyos yan at para sa kapwa-tao. Ganon. Pag kayo ay nagbigay ng pera sa pulubi, para makatulong sa kanila. Pag binigyan ninyo ng allowance ang inyong mga anak, hindi para bigyan, paramihin lang ang kanyang pera.
kundi para meron siyang magastos sa magandang pamumuhay. Pag ganyan po, hindi tayo yayaman samantalang wala namang hindi naman tayo makatao at makadiyos. Pag yaman natin, makadiyos din at makatao. Yan ang deboto ni Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan lamang sa lupa. Ito nating ating puso sa kalangitan, sa ating pananalangin at sabihin natin, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming puso. Ang mga politiko at lingkod ng pamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari na mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtotoo ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani na makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago, kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis na nararamdang lagi ng kadalisayan para sa paging mong banal upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Na ikinagagalak namin ang mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang pagmamahal mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming binigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at ang admong kamti ng tanan. Ito ang pinanggagalingin namin ngayong nililingon. Dito mo nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat ay kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mong yung simbahang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, lalo na po pinalaala sa amin sa misang ito. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang mga magkakapatid, dasalangin at dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Oh,
kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesukristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nag-ahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo lahat. At sumainyo rin. Ganyang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Yes.
Sa John 24, Lones, ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali sa pamumunuan ng kanyang kabunyan Jose Cardinal Advencola, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organizations, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol ay gaganapin sa ika-13 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na procession ay sa ganap na alas-4 ng hapon. Ang lahat po ay inananayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Mabibili pa rin ang mga ating opisyal na imahen na Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming yung pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mo makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladilan ng mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Umayo kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos.